bagong balita sa bagong magandang bagong Pilipinas. Sa panayam kay Retired General Victor Corpus ng ABS-CBN, anya, posibleng maipit ang ating bansang Pilipinas sa hidwaan ng dalawang makapangyarihang bansa ng Amerika at ng China. Kapag itinuloy ang pagbuo muli ng mga panibagong pasilidad ng US military sa bansa. Sa panayam naman kay Colonel Miguel Aguilar, tagapagsalita ng AFP, ang purpose naman dyan ay para gamitin tuwing mayroong gagawing mga exercises. It can be used as parang lalagyan ng kailangan mga supplies na gagamitin. Ayon naman kay Atty. Harry Ruki, 50-50 ang desisyon ngayon ni PBBM dahil iniisip din ng Pangulo kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya kapag siya ay tumutol sa Amerika. Samantala, narito ang komento ng ating mga kababayan. Ayon kay Maharlika, strategic position for military base ang Pilipinas. Tignan nyo ang mapa natin kaya ayaw po nila tayo bitawan ng basta-basta. Ayon naman kay Bayaning Buhay, OFW, dapat talaga mga sir, huwag masyado magtiwala sa Amerika, sila kasi ang totoong bully. Ayon naman kay Ken Gabion, makakatipid sila kasi malaki ang dollar kontra sa money ng Asia Refuel at food supply advantage sila kasi malaki dollar sa peso. Kung may mga exercises, huwag itest mga missiles kasi milyon ang mawawala sa atin kung mag-replenish. Sabihin na lang na observe kami sa climate change kasi grabe usok ng mga missile. Ayon naman kay Team Casbru, ayaw namin masabugan attorney pero ang tanong attorney, capable na ba ang AFP natin para sa territorial defense? Sa komento naman ni Ate Jel Support, repasuhin dapat talaga at si BBM parang walang sariling paninindigan. Bakit si PRRD maayos yung Pilipinas kahit hindi umaayon sa Amerika? Diyos ko po, Lord. At ayon naman kay Psychopath, yung South Korea may MDT at EDCA din sa US. Maayos naman sila. Naging malago pa nga ang ekonomiya nila. Yung Japan may EDCA at BFA sa US. Stable din sila. Baka naman kasi overthinker lang kayo. Nababalot sa what if at paano kung... Ayon naman kay Rosemary Batuon, true po, masyado po tayo hanga sa Amerika. Pero di nyo alam, sinisip-sip ang dugo natin, mautak sila, masyado greedy sa kapangyarihan. Gusto nila sila lang ang angat, dati gusto ko din makarating dyan, no way na. Sikap na lang para gumanda ang buhay, wag na umasa. Makikita diba? Doon sa limang ba yung bases na plano nilang itayo sana, nakaharap doon, malapit sa pinag-aagawang isla natin, itong West Philippine Sea. Sa tingin po ninyo, attorney, parang provoking ba ang ginagawa ito, itong plano ito? Well, the mere presence, hindi naman na mapoprovoke. Pero ang katotohanan niyan, kaya naman sila kinakailangan mag-preposition dito ng equipment at saka ng sundalo. Pag nagputukan sa panig ng Amerika at ng China, at dalawa lang po yung issue na pwede magputukan, Taiwan at West Philippine Sea. Itong mga Amerikano kasi, naghahanap sila talaga ng opening. Mm-hmm. Alam mo kasi yung ekonomiya nila, nakasalalay din sa gera . Alam mo ba lahat ng mga kumpanya ngayon na nagsusupply ng mga armas, napakatataas ng mga tax, bagamat bumabagsak ang tax sa buong daigdig, aba exempted yung mga tax ng gumagawa ng mga weaponry, no? Talagang bonanza sila, Merry Christmas sila sa dami ng kanilang naibebenta ngayon na mga kanyon, mga tangke, mga fighter jets, no? Sa Estados Unidos, no? Kaya mga Pilipino, ha, mag-iingat po tayo, ha. Ang akin lang, naintindihan ko talagang predicament ni Presidente BBM. Kapag siya ay tuluyan na lumaban at talagang paalisin ang MDT, baka dalin muli siya sa Hawaii pangalawang beses. No? Mm-hmm. Kung maalala nyo dati noong 1986, dadalin daw sila sa Ilocos, pero dinala na sila sa Hawaii at tuluyan ng natigil ang kanyang panunungkulan, no? Nung ama. Kaya ako, practical. Bagamat tutulong ako sa MDT, sige, nandiyan na ang MDT. Huwag nating galawin. Kasi sabi naman ng Korte Suprema, yan ang basehan ng EDCA. Pero ang EDCA, itigil natin. Kasi hindi naman po pwede na nandiyan sila, nagpipreposition ng kanilang equipment at kasundaluhan, wala nang ang renta. Pag nagputukan, yan pa unang-unang tatargetin. No? At yung MDT, dapat naman, repasuhin din. Bakit? Alam mo,
re-respect lang po ang mga Amerikano kung aatakihin yung metropolitan area ng Pilipinas. Eh, yung mga islang yan, hindi naman metropolitan area yan. At dalawang beses na na may kumuha ng dalawang isla natin, Mischief Reef at saka Scarborough Shoal. Yung Mischief Reef, in fairness, Vietnam ang kumuha. Pero itong Scarborough, talagang kinuha yan ng mga Chino. Pero ano nangyari? Ano sabi ng Amerika nung kasagsagan ng gulo tungkol dyan sa Scarborough Shoal na sinimula nung tawagin na nating dating Presidente Benigno Aquino? At saka yung mga kakampi niya, yung kanyang foreign secretary, at saka yung paborito niyang Supreme Court Justice. Abay, sabi ng Amerika, we do not interfere in territorial disputes in the South China Sea. Hoy, di ba? Para kay pa kami nagkaroon ng mutual defense treaty, akala ko may big brother ako sa likod ko. Tapos nung ako'y nakipag-upakan, bahala ka sa buhay mo, anak. Hello, mga Pilipino naman, gumitsig na tayo. Tapos ito naman si Harris, Vice President Harris, na gandang-ganda ako. We will come to your aid kung kailangan namin kayo. Mm-hmm. Sabihin, Madam, talk is cheap. Nasaan kayo nung nawala ang Panatag Syol? Tumpak. Ang sabi ninyo, we do not interfere in conflicting claims to territory. So, pero yun nga po ang katotohanan. Pag tinanggal natin pati MDT, baka hindi matapos ang termino ni PBBM. At lalong-lalo na, yung isa doon, nandoon sa Amerika ngayon, kung nagkakalat ng lagim. Doon sa Harvard University, tawagin na natin siyang Lenny Robredo. But anyway, ang akin naman ay, real politics. Tingin ko, basta hindi natin gagalawin, although dapat repasuhin ang MDT, maintindihan ng mga Amerikano kung bakit ayaw natin sa EDCA. Dahil yan naman po ay pagputukan, dahilan na tayo yung magiging magnet ng attack maski galing sa ating kaibigan na bansang China. No? At saka hindi naman nila tayo masisisi. Wala namang ibang bansa sa Southeast Asia na pumayag na magkaroon ng EDCA. Di ba? E nandiyan naman ang Guam eh. Ang Guam naman malapit na rin sa Pilipinas. 3 oras lang yan nalipad. So hindi naman ganun kalayo yan. Kung kinakailangan nila ng unsinkable aircraft carrier, nandiyan na ang Guam. Pero wag na lang ang Pilipinas. Attorney, nakikita mo ba na yung mga tao sa Amerika, yung mga Amerikano, yung mga US citizen na doon sa Amerika, matiwasay na namumuhay, pabor sila sa mga ganyan na if ever na tumindi yung tensyon, eh pumasok ang Estados Unidos sa gera? Eh, alam mo naman yung mga, ang number one na ganyan na talagang Uncle Sam, yung nanay ko nung nabubuhay pa siya, ako talagang ibang klase. Kasi yung nanay ko nabuhay through World War II. So talagang nung pumasok si MacArthur sa Pilipinas, nandun siya, Victory Joe, Victory Joe. At hanggang siya mamatay, ayaw yung sumakay sa kotse ng hapon. Kaya nagre-reklamo yung lolo ko at ang aking pamilya na napakamahal ang sinasakyan ng nanay ko kasi gusto niya American or European, never Japanese, sa galit niya sa nangyari sa World War II. No? So sila talaga, baka Amerika, kasi ang buhay nila umunlad at hindi ko sila sinisisi. Yung isang pinsan buo ng nanay ko, talagang sabi niya, anak pastor dito sa Pilipinas, kaya ni Pastor Kiboloy, no? Kapwa Methodist dati. No? At ang sabi niya, talagang kami hirap na hirap dahil ang dami naming magkakapatid, 8 kami. Ang ama namin, pastor lamang. Ang ina namin, housewife. So napilitan ako mag-ibang bansa, magtrabaho sa Amerika. At ako ay naging maunlad sa Amerika. Kaya siya, at her deathbed, I love America talaga. No? At hindi natin sinisisi yung napakadaming success stories sa mga Pilipino. Ang hindi nila siguro naaalala, yung kanilang pagiging matagumpay sa Amerika, dahil din yon sa kanilang sipag at tiyaga. Pero siyempre, hindi mo maalis na talagang ang loyalty nila ngayon sa Amerika dahil umunlad sila sa Amerika. No? Ang tanong ko lang, gusto niyo ba yung mga kamag-anak ninyo pag nagputukan at Amerika at China ay madadamay sa awayan at labanan? I don't think papayag sila. Gusto nyo ba na masabugan ng bomba ang iyong mga mahal sa buhay na narito pa sa Pilipinas pa nagkaroon na naman ng gera? Ayaw natin ng gera. Gusto lang natin pagkain nga para sa ating mga kababayan. So tingin ko naman, makikita nila kung bakit reasonable na okay, pwede tayo mag-assist, magkaroon ng mutual assistance, ang tawag dyan, Collective Security Treaty, kapag inatake at isa't isa. Pero kapag ang Amerika naman ay umatake dahil sa Taiwan, bakit naman tayo madadamay dyan? Eh hindi naman inatake ang Amerika. Amerika ang po pwedeng umatake. Di ba? Unless ang mangyayari, ang China dahil sa hidwaan sa Taiwan, atakihin yung ating base militar ng Amerika sa Palawan. Oo nga. In which case, naatake talaga tayo. No?
Eh siguro, pag gano'n naman ang tanong, eh kung wala naman kasi sila dito sa Pilipinas, bakit nila tayo atakihin, di ba? Attorney, nakikita mo ba na yung lahat ng mga kalyado ng US, halimbawa, kapitbahay mismo ng China, Japan, South Korea, nagkaroon ng tensyon dyan, pati tayo madadamay pa rin? Eh siyempre, dahil nga nandito yung mga Amerikano. Nandito sila eh. Unsinkable aircraft carrier ang Pilipinas eh. Mm. Di ba kahit anong gawin nila, hindi mawawala yung mga base militar natin. Although, completely pwedeng sirain. Mm. Eh, ang hirap, napaka, pag sinira mo yung base militar sa Puerto Princesa, eh di pati yung student ng Puerto Princesa, dali. Pag tinarget mo yung base militar sa Tarlac, eh di siyempre, buong Tarlac, dali. Kapag pinayagan mo ang Subic, na nandiyan na naman ang mga Amerikano, di, sira na naman muli yung Subic. At yung Zamboanga, meron din doon base militar, no? Nakapasok ako doon minsan, no? Philippine military siya, no? Pero talagang lahat ng tao doon, Amerikano, at saka puro containers. Ang ginawa nilang base militar ng mga Amerikano, temporary, puro containers, pero American base pa rin. O paano naman yung syudad ng Zamboanga? Hindi naman po pwedeng sabihin na, hoy, ha, mag-iingat kayo, na talaga ni isang bala, walang lalabas doon sa kampo na tinatarget ninyo, ha? Eh, bagamat may ganyang rule, the principle of distinction sa applicable na batas pag mayroong gera, eh, wala namang 100% guarantee na walang Pilipinong civilian na madadamay dyan. No? Mm-hmm. Attorney, wala na bang ano? Wala na bang say si Juan de la Cruz? Kasi alam natin, luma na masyado yung MDT, 1950s, 1960s mm-hmm. pa ba yan? Moderno na ang Pilipinas ngayon. Kumbaga, siguro matanda na rin yung mga pinanganak ng mga panahong yun. Hindi na ba sila pwede na makonsulta pa para pabor ba sila sa mga ganyan? Dahil parang ang nakikita natin, yung nasa position lang eh, yung mga leader lang ang nag-decide dito. Well, alam niyo po, kung babasahin niyo sa Aliging Batas, dalawang rules pagdating sa tratado nga. Yung general rule na dapat concurrence ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado at special rule kapag ang tratado ay tungkol sa base militar. Hindi lang yan dapat i-concur ng Philippine Senate, dapat kilalanin ang tratado ng kabilang parte at kung mamabutihin ng Senado, isumite sa tao sa pamamagitan ng referendum. So may say po ang Pilipinas talaga pagdating sa mga base militar na mga dayuhan. Pero dahil ayaw nga tanggapin nung panahon dati ni Presidente Aquino na ang EDCA ay isang tratado, hindi na dumaan sa Senado, hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng Senado na siya magdesisyon kung isusubite sa taong bayang Pilipino. E ngayon, mga partners, 2023, mapapasa na po yung EDCA. E kakabang EDCA? Kapag hindi natin yan itinigil sa 2023, till kingdom come na yan. Saka nakakita na agreement ay pinasok ng Aquino administration na kapag hindi natin pinatigil yan ng susunod na taon na 2023, hinding-hindi na siya magkakaroon ng expiration. Uy, ma'am, for life? No? Tama ba yan? For life na yan. Till kingdom, hindi nga lang for life eh. Mamamatay, babubuhay tayong lahat. Nandun pa rin yung EDCA, nandun pa rin yung kanilang mga preposition na mga equipment at kasundaluhan. Mm-hmm. So, pero naintindihan ko kasi yung predicament ni Presidente Marcos at ang predicament ng taong bayan. Mm-hmm. Nais nating manilbihan talaga si Presidente hanggang matapos ang kanyang termino at nais nating mahalal si Inday Sara bilang susunod na Presidente. Mm-hmm. Ano naman mangyayari kung, alam mo ha, sa kasaysayan, hindi po ako nag-i-imagine lang ha, napakadami ng gobyerno na pinatalsik ng mga Amerikano kapag hindi sumusunod sa kanilang gusto. Mm-hmm. Well, at ayaw nating mangyari muli yon. Kaya nga ang compromise, sige, nandiyan ang MDT, pero repasuhin, dapat itigil ang EDCA. Subscribe to... Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.